Mundos. Ayan, kaalis lang natin galing doon sa tabing dagat at ito, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Ayan, nagsimula na ngang umulan mga kawan. So, medyo malakas ang ulan ngayon. At ito na yata yung hudyat na mapifeel na natin yung effect ng bagyo. So, itingnan natin yung updates. As of 5 PM ngayong May 13, 2021, nag-issue nga ang pag-asa ng Severe Weather Bulletin number 5. So, sa ngayon ay nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga areas, no, dito sa Mindanao, ng particularly sa southern portion ng Surigao del Sur, itong southern portion ng Agusan del Sur, at saka dito sa northern portion ng Davao Oriental and northern portion ng Davao de Oro, kasali na ang northern portion ng Davao del Norte. Ayan. Samantalang, sa ibang bahagi ng ating bansa ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa other areas ng Mindanao, katulad ng Davao del Norte or Surigao del Norte, at saka Bukidnon, yan, Lanao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao City, kasali din. At saka mga areas sa Mulave, Mahayag, ayan, Magsaysay. At saka doon sa northern portion ng Zamboanga del Norte, katulad ng Sergio Osmeña, Katipunan, Manuel A. Rojas, at Dipulog City. Samantalang sa Visayas ay nakataas din ang signal number 1 ng Tropical Cyclone Wind Signal, particularly sa mga areas ng southern portion ng Negros Oriental, no, katulad ng Dumaguete City, Valencia, Sibulan, Santa Catalina, Siaton, Sambuanguita at Dawin, at kasali pati na rin sa Sitihor. So sa mga lugar na nakataas ang ganun ng mga signal number 1 and 2 ay pinayuhan ng pag-asa ang matinding pag-iingat dahil ma-expect natin yung hangin na dala ng cyclone na to simula 61 km per hour hanggang 120 km per hour ay pwedeng mangyari within 24 hours. So, sa lahat ng mga na-mention nating lugar, ang iba yung pag-iingat po. Dahil maliban sa hangin, ay malakas na pag-ulan ang ating maaasahan sa mga lugar na yun. Ayan. So, dahil expected natin yung, ano, yung walang tigil na pag-ulan, no? So, pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-prepare, maghanda, no, sa maghanda ng mga kagamitan para sa emergency, no, katulad ng mga flashlights. Siyempre, yung mga flashlights ninyo dapat naka-charge or may mga batteries, no? Or kailangan ng matches, or kerosene lamp, baka magkakaroon ng mga brownouts, or kandila. Pwede rin yung mga first aid kit ay hindi makalimutan, no? Kailangan nakalagay din sa ating mga paghahanda. Ayan. So dahil inaasahan natin yung mga matitinding brownouts, ingat-ingat po, no, kung gumamit tayo ng mga kandila or kerosene lamp. Ayan, ingat lang dahil baka sunog naman ang abutin natin, no. At yan, habang may mga kuryente pa diyan sa lugar ninyo, ay i-charge niyo ang mga cellphone. At siguraduhin na yung mga kababayan natin dyan sa tabing dagat, mga tabing dagat, ay i-secure na yung mga fishing boats ninyo doon sa doon sa mga areas na hindi abutin ng matinding alon, no? Or malalaking alon. So yun, kailangan i-secure ang mga personal belongings din. So, ingat-ingat tayo mga kawandos dahil bagamat hindi masyadong malakas itong
tropical typhoon or tropical storm Crising ay maaaring magdulot ito ng mga landslides, no, doon sa mga landslide prone areas at mga matitinding pagbaha doon sa mga low-lying areas. So yan, dobling pag-iingat ang ating kailangan nating gawin. So inaasahan na itong bagyo na ito ay magla-landfall, no, either ngayong gabi o bukas ng umaga doon sa area ng Surigao at saka Davao Oriental, no? So doon na mga areas na yon, doon natin na inaasahan ang kanyang pagla-landfall tonight or tomorrow morning. So abangan natin ang mga updates, no? Mag-abang tayo sa ating mga radyo, ayan, pwede sa internet, ay kailangang handa tayo palagi at iba na yung updated kasi mas handa ang mga taong updated. So simula ngayon hanggang bukas ay bukas ng hapon ay inaasahan natin ang moderate to heavy rains dito sa areas ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at saka SOCCSKSARGEN area, maaring hanggang sa Bangsamoro area, no? So under these conditions, pwedeng maranasan natin nga yung mga flooding, no? At hindi imposible magkaroon ng mga flash floods at mga rain-induced landslides, no? Ay posible ding mangyayari kung tuloy-tuloy itong pag-uulan na experience natin ngayon. So diyan sa mga highly susceptible areas, no? Katulad ng mga areas na identified na matataas yung hazards sa baha at landslides, ay kailangang manatiling naka-tune in doon sa updates ng kanya-kanya mga LGUs at kailangang sundan yung mga advice, no, ng ating mga official para maiwasan natin ang mga disgrasya. So hanggang dito lang muna mga kawandos, abangan yung further updates mamaya, no? Ihintay natin yung further updates at dito tayo naka-tune in sa Pag-asa dahil ito yung official na nagmo-monitor ng ating weather condition. So hanggang sa susunod, Wandos!